Unahin muna natin yung mga halamang kayang mag-survive sa low light. Mga fern din, ayan, kayang-kaya din nila sa low light na mag-survive. Ayan yung mga fern natin. Pero meron ako isang variety ng fern talaga na talaga. Yung mga halaman na kayang mabuhay kahit walang araw. Meron bang ganon? Parang wala namang ganon mga besh, no? Kasi ito rin, isang house plants din na talagang kayang tolerate yung low light. Hello everyone! This is Hermes Unao, Bini Dino Park and Echo Garden, and welcome back sa ating YouTube channel! And in today's video mga ka-MDP, maraming yung nagtatanong sa akin kung ano raw ba yung marirekomenda ko na mga halaman na pwedeng mabuhay sa lugar na walang araw. Kasi meron daw silang nagiging problema na parang yung kanilang mga lugar ay hindi nasisinaga ng araw, yung pwesto nila parang hindi naaabot ng araw, tapos walang sinag ng araw na nakakapasok. Kaya kung ano daw ba yung halaman na pwede kong i-recommend sa kanila na alagaan dahil para mabuhay dun sa kanilang pwesto. So, ano nga kaya yung mga halaman na yan na hindi kailangan ng sikat ng araw? Meron nga kayang ganon. And yan ang malalaman nyo. Kaya kung ready na kayo, tutok lang po. And we're back mga ka-MDP. Ayan nga, ngayong araw na to, tatalakayin natin yung mga halaman na kayang mabuhay kahit walang araw. Meron bang ganon? Parang wala namang ganon mga besh, no? Kasi kailangan ng mga halaman yung sikat ng araw. Pero, may mga halaman na kayang mag-survive, kayang i-tolerate, at kayang tumagal ng ilang panahon na walang sinag ng araw. Pero yung sasabihin natin na mabubuhay sila, parang walang ganon besh eh. Ewan ko lang, kung meron kayong alam na halaman na gano'n, na hindi talaga kailangan ng liwanag o ng araw, comment yun na lang dyan ha. Baka kasi may gano'n, baka hindi ko lang alam. Pero, kasi mahalagang factor yung sunlight sa pagbuhay ng halaman. Kasi, dahil nga sa photosynthesis na tinatawag, yung paggawa ng pagkain, importanteng-importante na mayroong sinag ng araw. O mayroong source of light para makapagluto sila ng pagkain na gagamitin ng ating mga halaman. So, ngayon naman, ang tatalakayin natin siguro yung kayang mag-survive. Halamang kayang mag-survive at kayang tolerate yung low light condition at saka yung zero light condition. O, yan ha. Zero light conditions and low light conditions. Ano-ano ba yung mga yung pag sinabing low light condition? Low light condition, meron pa rin siyang sinag ng araw o may liwanag pa rin siya pero hindi ganon katindi. Ibig sabihin, lilim, pwedeng bright lights lang o mga lights na nanggagaling sa mga ilaw, nanggagaling sa bintana. Yan. Yan yung mga tinatawag nating low light. Pag sinabi namang zero light, yun talaga yung totally walang makukuhang sinag ng araw o kahit anong sinag. Yan. So, bukurin natin yan ha. Ano-ano yung mga halaman na kayang itolerate yung low light and ano-ano yung halaman na kayang itolerate yung zero light. Yan. Mas madaling pag-usapan pag ganyan ha. Kasi medyo masyadong broad kapag ating talagang pinag-usapan. Dapat talaga nating himay-himayin para mas maintindihan natin. So, iikot tayo ngayon sa ating garden at titingnan natin kung ano ba yung, ito yung base sa mga na-experience ko na pinasok ko sa loob ng bahay. Kasi usually ako talaga, bihira ako maglagay ng house plants na talagang patatagaling ko sa loob ng bahay. Kung maglagay man ako, ilalabas ko rin sila after a week o after 2 weeks, lalabas ko rin sila at pinapalitan ko ng panibago. Kasi nga, base sa experience ko, madalas na kapag yung house plants ko nilagay ko sa loob at tumagal ng medyo matagal na panahon na walang araw,
eh anong iyari, parang bumabagsak yung kanilang mga dahon at yung mga stem nila. Parang nangunguluntoy, na parang walang sustansya, na parang matamlay. Yan, yun yung mga na-experience ko. Kaya naman ako, I made sure na kapag halimbawa nga medyo matagal-tagal na yung house plants ko sa loob ng bahay, ilalabas ko na rin po dito sa garden para makapag recharge sila o makabawi. Tapos, papasok ko na naman. Ganon. And ngayon nga, iikuti natin yung ating garden. Titingnan ko yung mga nasubukan ko ng halaman na kayang tumagal o mag-survive sa low light condition pati sa zero light conditions. Kaya tara, punta na natin. Unahin muna natin yung mga halamang kayang mag-survive sa low light. Yan. Nandito tayo sa ating house of pole. And syempre, nandito yung ating unang-unang halaman. Yan. Mga potos. Yan. Yung golden potos. Yan. Kayang-kaya niyan na mag-survive sa napakakunting araw. Oo. At ang mga potos, sa totoo lang, feeling ko talaga napaka resilience nito pagdating sa mga bagay-bagay. Napaka forgiving pagdating sa iba't ibang bagay dahil kahit lagay mo siya sa maaraw, lagay mo siya sa low light, grabe, makakasurvive yung mga golden potos. Yan. Bukod sa ito ay money plant. Makita mo yan, kapag halimbawang pinropagate mo sa tubig, tapos nilagay mo sa loob ng bahay nyo, makikita mo na mabilis tubuan ng ugat, mabilis gumapang, kaya lang may, yung kanyang variegations medyo lumalabo. Oo, medyo nagiging mapanglaw. Kaya naman na yung golden potos, yan, isa yan sa talagang pwedeng makasurvive sa low light. Kaya naman siya madalas na ipang display as house plants. Minsan nilalagay sa tubig, yan, minsan naman nasa soil, pero kadalasan through water yung kanyang pag-aalaga pag nasa loob ng bahay. Isa sa mga halaman na pwedeng-pwedeng tumagal sa low light conditions ay itong heartleaf na philodendrons. Ayan. Before ang akala ko dito, Brazil to. Yung Brazil kasi yung merong dilaw na ganyan. Meron din ako nyan, nandito, meron siyang dilaw. Pero same lang din naman sila. Na ganon, ang bilis humaba nila kahit na nasa low light condition sila. Nakaka-survive talaga sila. At saka, ayan, tuloy-tuloy yung kanilang paggapang. Kaya naman itong isang halaman na to, magandang-maganda rin ilagay sa loob ng bahay. Kapag bet na bet mong magpagapang sa pole o kaya sa pader, itong philodendron na heartleaf, ayan, pwedeng-pwede yan na tumagal sa low light. Okay, sunod naman natin tong syngonium. Ang mga syngonium, yan, napakagaganda rin nila. Tingnan nyo yung hugis nila, ganyan o. Oh. Yan. Isa rin sila sa mga halaman na kayang tumagal sa low light condition o yung mga konti lang yung talagang sinag ng araw na nakukuha nila. Magsusurvive yung mga syngonium. At sabi ko nga sa inyo, itong mga syngonium, kapag halimbawa nga nilagay nyo sa loob ng bahay, talagang buhay siya. Kahit nasa tubig nyo ilagay, mostly kasi talaga yung binabanggit ko nitong una, yung mga pinopropagate natin through water, di ba? And itong syngonium nga, kahit lagay mo sa isang bote, tapos ikat mo lang siya dito, tapos lagay mo dun sa bote, tapos ilang weeks lang, ang dami ng ugat niyan. And kahit na nasa loob siya ng bahay, hindi siya mamamatay agad-agad. Kaya yun, isa tong mga syngonium sa pwedeng-pwede sa low light condition. Sa mga monstera naman, actually, itong deliciosa, yan. Okay na okay rin siya sa low light. Pwedeng-pwede siya lagay sa loob ng bahay. Kaya lang, meron times na kapag halimbawa, talagang wala na siyang makuhang enough na sunlight. Ang nangyayari sa kanya, dun siya humaharap o dun siya umiikot sa lugar na meron talagang araw. And naiiba yung kanyang itsura. Kaya nga may times na dapat iniikot yung mga Monstera Deliciosa kasi talagang dun siya pupunta o gagawi dun sa pinakalugar na meron talagang sinag ng araw. Sa Adansonii naman, yan,
pwede rin yan sa low light. And yan, katulad ng mga una nating nabanggit, isa rin to kasi sa mga pwedeng i-propagate through water. Kaya minsan, ito, kakat mo lang sila, tapos ilalagay sa tubig, mag-uugat. Kahit isang leaves lang yan, makikita mo talaga. Na, ako, nasubukan ko na itong Adansonii eye na ilagay. Halos tumagal to sa akin ng isang buwan sa loob ng bahay. And okay pa naman siya. As long as hindi matutuyuan ng tubig, ha? Kasi kapag natuyuan ng tubig ito, halimbawa sa water propagations, kung nasa water propagation siya, ha? Maliban na lang kung halimbawa, lalagay nyo sa soil. Kasi kapag naman nasa soil ito, dapat ingat-ingat naman sa paglilig. Kasi pwedeng maging problema kapag nasa loob ng bahay, yung mga house plants na nasa soil, root rot naman ang kalaban mo pag nag-overwater ka. So, yon. Iba yun ha. Iba yung sa water and iba yung sa soil. Ito naman, hindi mo dapat patuyuan ng water kung water propagations ang gagawin mo o nasa water mo sila ilalagay, gagawin mo silang water plant. So ayan, yung Adansonii ay isa rin yan sa mga halaman na pwedeng-pwede makatagal sa low light condition. Susunod sa listahan natin itong mga aglaonema. Yan, aglaonema o yung tinatawag nating Chinese evergreen plants. Ang mga aglaonema, gaganda ng kulay nila, no? Pero ito, magugulat ka sa mga to. Ito, pwedeng-pwede talaga sila sa low light conditions. And kahit na meron silang mga kulay yung kanilang mga dahon, okay na okay din. Kasi ako, nasubukan ko na lalo itong lipstick, yan. Nabubuhay yan sa loob ng bahay. At talagang tumatagal sila ng kahit ilang buwan. But syempre, sabi ko nga sa inyo, iba yung low light sa zero light. Kasi kailangan din ito ng sunlight para naman makapagluto ng pagkain at gumanda, mag-thrive. Pero makakatagal sila at matotolerate nila yung low light conditions. And meron pang isa nito, yung Rotundum Tiger. Meron akong nasubukan noon, yung ating green lang siya na eto, papakita ko sa inyo. Yan. Yan. Meron ako nito before sa kitchen na talaga na mga tumagal ng sobrang tagal-tagal at talagang makikita mong nagsusurvive siya dun sa area na walang araw. Yung mga Chinese evergreen, yan, bukod sa napakagandang house plants, and makikita mo rin yung kakaibang kulay nila na talagang nagpapaganda at talagang masyashock ka, nagbibigay ng kagandahan sa inyong garden. So, yan yung ating aglaonema. So, sunod naman natin tong ating Diefenbachia. Ang Diefenbachia rin ay isa sa mga house plants na talagang napaka-versatile pagdating sa araw. Yan. Kayang tumagal sa tampak na init. Kaya rin mag-survive sa low light condition itong mga Diefenbachia. Kasi kahit na sabihin natin na matagal sila sa loob ng bahay, lalago at lalago yung mga yan. Kaya nga lang, sinasabi ko sa inyo, maging maingat kapag magdidilig. Kasi kapag lalo na yung mga ganito, yung mga nakapats na may soil, iba yung mga nasa loob ng bahay at iba rin yung nasa labas ng bahay. Kasi ito, kapag nasa loob ng bahay at low light lang, syempre ang tendency niyan matagal matuyo yung lupa. So, ang gagawin nyo is, ingat-ingat sa pagdidilig, make sure na tuyo na yung lupa bago magdilig, and make sure rin na may butas yung inyong mga pots para hindi mag-stuck yung tubig dun sa inyong mga pots at syempre, maiwasan yung root rot na tinatawag. So, itong mga Diefenbachia, yan, maganda rin siya na ilagay sa loob ng bahay o sa low light, kayang-kaya rin nilang tumagal. So, eto naman yung aking peace lily. Kita nyo ha, nasa ilalim siya ng puno ng ating tree of life na tinatawag. Dahil kahit na napaka konti lang nung araw na matanggap niyang, kayang-kaya niyang mabuhay dito. At mas gusto niya yun, promise. Kasi kaysa doon sa tampak na araw, kaya dito ko siya nilagay eh. Kita nyo, may mga lilim pa siya nung aking malalaking philodendron na green emerald. Kasi nga ito, mas gusto nung peace lily ko na talagang konti lang yung sinag ng araw, low light lang talaga ang bet na bet niya. Kaya naman na itong peace lily, bukod sa nakakapagbigay ng mataas na humidity sa ating tahanan, isa rin to sa talaga na mga house plants na kayang-kaya mag-survive sa low light. So,
Pero ako, yung aking variegated na peace lily, mas gusto ko dun sa may labas, sa mayroong siyang bright shaded na area. Kasi para dun naman sa kanyang variegations. Pero itong peace lily, isa to sa mga halaman na kayang mag-survive sa low light. Ang mga kalatea din, yan, kayang-kaya rin yan na mag-survive sa low light. Pero, kung pag-uusapan natin, yung tagal nila, ito mas mabilis. Mas mabilis ma-chuchugi kapag halimbawa talagang hindi mo nabigyan ng sikat ng araw. Pero, tumatagal din sila ng weeks. Yan, tumatagal sila. Pero sabi ko nga sa inyo, iba pa rin yung meron silang sikat ng araw. Pero kung isa sa alang-alang nyo, yung kondisyon na talaga nga pong pupwede sila na ilagay sa loob ng bahay, pwedeng-pwede po. Ano? Pwedeng-pwede naman silang ilagay at makakasurvive din yung mga kalatea. Mga fern din, ayan, kayang-kaya din nila sa low light na mag-survive. Ayan yung mga fern natin. Pero meron ako isang variety ng fern talaga na talagang nasubukan ko na sa low light. Ito nga yan, oh, staghorn fern. Ayan, and talagang ito, makakasurvive talaga to ng low light lang talaga and humahaba pa. Napakaganda nito. Kaya nga dito kayo nilagay sa medyo lilim na lugar. Kasi nga, itong ating fern na ito, talagang makakapag-survive siya ng low light condition. So ayan, nakita nyo yung mga halaman na kayang mag-survive sa low light conditions. Ano? And ilan lang yan sa mga napakadami. Marami pa. At kung meron pa kayong alam, paki-comment below po. Ano? At para malaman ng iba nating viewers kung ano-ano pa ba yung mga halaman na kayang mabuhay sa low light conditions o yung konting-konting araw lamang yung natatanggap. Ayan. And sabi ko nga sa inyo, meron pa. Dahil bukod sa low light, may zero light. Pwede ba yung besh? Actually, zero light, as in walang wala, yung talagang kung sasabihin mo na parang sinag lang, walang sinag, or madilim lang na lugar, medyo tago, o yan, pwedeng-pwede ito, at ito yung pinakamatatag. Dalawa yung napili kong halaman na yan, na talagang kaya yung zero light. Pero syempre, hindi naman pang matagalan. Sinasabi ko lang na pwedeng-pwede sila na doon sa pinakita nating mga halaman na low light, mas tumagal pa at ma-extend pa time na tumagal sila sa lugar na walang mismong sikat ng araw. Ito ay ang dalawang halaman na yan, snake plant. Yan. Snake plant and sansevieria plants. Yan. Pareho ng uri. Sila ay sa sobrang tatag niyang mga yan. Yan. Kita nyo naman. Pwede silang magkaroon ng malamlam na kondisyon o hindi ganun ka-active yung itsura. Pero sabi ko sa inyo, tatagal ito ng zero light o yung wala mismong sinag ng araw. Makakasurvive sila, pero hindi ko sinasabing hindi mamamatay, ha? Sinasabi ko lang, makakasurvive. O, so magkaiba yon, liwanagin lang natin, ha? Itong mga sansevieria plants or snake plants. Ang mga snake plants, napakaganda niyan. Alam niyo kung bakit? Kasi ito, bukod sa napakadaming benepisyo sa health ng tao, oxygen bomber din, and talagang ginagamit na talagang pampaigi ng pakiramdam, stress reliever, itong ating snake plants o itong mother-in-law tang. So, yan. Itong snake plants, isa yan doon sa mga halaman na kayang mag-stand or kayang mabuhay sa zero light conditions. O, ano pa yung isa nating halaman? Ito pa. Ayan. Oh, nagulat kayo, no? Iba na yung pots niya. Ito yung nandoon sa harap ni Dino. Dahil ito yung nasa aking zodiac sign na Aries. Itong CC plant, nilagay ko na sa magandang lalagyan. O, di ba bias ako, no? May favoritism. O, ayan. Itong CC plant, yan. Isa ito sa mga halaman na pwedeng mag-survive sa zero light conditions o yung wala talagang araw. Kaya yung mga namuproblema dyan ng walang araw, pwede to. Kaya lang may warning po dito, no? Kasi itong CC plants, poisonous po, yes. Pwede nga makalason ng alagang hayop or mga bata. So, kapag hindi kayo sigurado sa paglalagyan nyo
eh, huwag nyo pong ilagay doon sa malapit sa mga maaabot ng bata at sa mga napupuntahan ng pets nyo para doble ingat na rin po. So, ayan, etong aking CC plants, ayan, bala ko kasing ilagay to sa loob ng aking kwarto. Ayan, para mas maganda siya. Ayan, inilipat ko ng pots. And ayan lang mga ka-MVP. Yan na natatapos yung ating vlog. And I hope meron kayong napulot na konting-konting mga lessons dyan sa ating mga halaman. Ano. And yan lang naman yung mga halaman na kaya nga mag-survive sa low light and sa zero light. Thank you mga ka-MVP sa patuloy niyong panonood. Sa mga hindi pa po nag-subscribe sa ating YouTube channel, kung bet na bet yung pag-usapan ng mga halaman and gardening, well, pindutin na po yung subscribe button, pati po yung ating notification bell para laging updated sa aming latest uploads. Pati po sa iba't iba nating social media accounts like Facebook page, sa ating TikTok, sa Instagram, i-follow nyo na po ako dyan ha. Search nyo lang po Hermes Sunaho or Mini Dino Park and Eco Garden, makikita nyo na po yan. Thank you so much mga ka-MVP sa inyong pag-like, pag-comment at pag-share nitong ating mga videos. Thank you, and this is Hermes Sunaho nagsasabi sa inyo na happy planting! Bye-bye!